sa kwarto. Ang oras is 12:43 ng tanghali, pahapon na. At sa kadahilanan na ako ay talagang napakasama ng pakaramdam. Pagkatapos ko maglinis kaninang umaga, ay nararamdaman ko na sobrang bigat na ng katawan ko. At parang ako ay lalagnat din. Yung aking hininga, yung aking singaw sa mata ay napakainit. So ngayon, ako ay pagkatapos ko umakyat na dito, nahiga ako at ako ay nakatulog. Talagang parang ayaw ko nang gumising, ayaw ko nang kumilos kasi nga napakasama talaga ng pakaramdam ko. At mga isang oras at kalahati akong nakatulog. At sabi ko, hala, hindi pa ako nakakaligo, kayang-kayang maligo. Talagang parang ayaw kong bumangon sobra. Dahil nga, ako'y nagpa-vaccine kahapon ng third vaccine booster. Sa awa ng Diyos ay nakaraos na din sa bakuna na yan. Pwede nang umuwi ng Pinas, inshallah. Pero parang ayaw ko pang umuwi. Kasi nga, alam niyo naman sa Pinas, maraming suliranin. At saka na ito yung trabaho. Yun, kaya wala akong plano umuwi pa. Siguro, pag wala ng COVID. Yun, at ngayon nga, talagang sobrang sama ng pakaramdam ko. Parang ayaw ko na sa earth. Sa lahat pa man din ang ayaw ko ay ako'y yung ganito. Napakahina ko talaga sa pain. And napadagdag pa yung paso ko sa daliri. At kahapon, kagabi, nung nagluluto kami nung amo kong babae, bigla niyang nasiko yung aking braso. Sabi ko, ouch! Tapos sabi niya, ano daw yun? Sabi ko, hala, pibaksin. Sabi ko, ganun. Sabi, hindi daw naman yun masakit kagabi. At ngayon daw sasakit, are. Sabi niya, ganun. Sabi ko, masakit nga eh. Sabi ko, ganun. Alam nga namang ramdam niya na hindi masakit. Ako yung may katawan, di ba? Grabe talaga ugali nila. Sobra. Tapos kagabi, pati pagkain ko yun, nawala na rin ako ng gana. Kasi nga, bago pala ako nag-uumpisang kumain. Ayun, tawag na naman ako. Kumakain na sila ha. Pala naman, ang pagawa lang, yung natirang syurba, ilalagay doon sa dalagyan at ibibigay doon sa kapatid. Hindi pa naman kailangan. Gusto yung madali. Sabi ko, nakita niya nakaganan yung kamay ko. At mayroon nga nakakamay ako pagkain eh. Sabi niya, okay, pagkatapos mo kumain, magdala ka dito ng lalagyan. Yun, sabi niya ganun. Ay di, wala na akong gana. Ako pa man din, pag naabala ako sa pagkain, talagang kahit lang ako nagugutom, hindi talaga ako kayang kainin na. Basta't naiwanan ko na siya, hindi ko na siya kayang kainin. Ewan ba, basta ganun ako. Sabi nga, kung sa pagmamahal, pag nanlamig na yan, hindi na muli pang iinit. Agoy, hugot na naman si Dissera. Hindi, nililiba ko lang yung sarili ko. Kasi nga, ang sama ng pakaramdam ko, grabe. At pahinga ako ngayon sa pagyayaw-yaw. Himala at nagpahinga si Dissera. Kasi nga, ganun, masama yung pakaramdam. At kahit ganun, iniligo ko pa din. Pero yung pakaramdam ko ngayon is parang nag-okay-okay. Awan ko lang din mamaya. Kasi sabi, ito daw yung late reaction na mararamdaman mo pag nagpabaksin ka. Pero nung nag-second dose ako nun, talagang pagkaturok na pagkaturok sa akin, pag uwi ko dito sa bahay, bulagta ako eh. Talagang tawag na lang tawag yung mga amo ko sa cellphone. Tapos talagang hindi ko kayang bumangon. Pagbaba ko, sabi, bakit ikaw ay hindi nababa? Nakalimang miss call na kami sa iyo. Sabi ko, harara. Ayun. Ay di, ang ginawa, tinawagan yung driver at yun ang pinaglinis doon sa labas. Kung kaya ko daw maglinis, tinanong pa. Yung style kong yun, pulang-pula ng mata ko. Tapos talagang parang ayokong kumilos, dangan nga lang at gamot, di ba? Hindi naman pwedeng maghapon, magdamag ako nakahiga kahit may sakit. Kasi nga, nangangamuhan. Yan, depende lang sa amo kung papayagan ka na ganun. Pero sila hindi eh. Talagang utos pa rin ang utos. Kaya ang maipayo ko lang sa mga kapwa ko, OFW, ay tibayan po natin. Tibayan natin ang ating lawak ng pasensya. At pangunawa, ayun, doble, di ba? At talagang para sa ekonomiya. At saka ang maipayo ko lang sa mga bago pa lang, yung mga first timer na nangangarap na pumunta dito sa ibang bansa, hindi biro
ang pakikipagsapalaran dito sa bansang Silangan o kahit saan mang lupalop ng bansa, dahil nga sa hindi natin alam kung swerte ba o tayo ay magiging malas sa ating mga amo. Kasi karamihan ng ating mga kapwa OFW ay minamaltrato, di ba? Mga nire-rape, yan. Kaya ingat-ingat lang po sa mga first-timer at kapit lang sa itaas. Panalangin lang ang kailangan na ilayo tayo sa ganong mga sakuna. Yun. Sabi nga ay magtiwala lang tayo sa Poong may kapal, hindi niya tayo pababayaan. Kagaya ko, di ba? Noong una-una pa lang kasi na ako'y nagpaplano na mag-abroad, ay talagang natatakot din ako syempre. Kasi nga ang dami nababalita na minamaltrato, ay ang pinanindigan ko na lang is sabi ko ay paano ko malalaman kung hindi ko susubukan, di ba? Sabi nga ay i-try mo muna para malaman mo yung mga ganun. Kasi pag pangungunahan ka ng takot, eh walang mangyayari sa'yo. Yun. Pag mahina ang loob mo, wala ding mangyayari sa'yo. Kaya kailangan, sa pag-abroad, malakas ang loob at matibay ang tuhod. Yun. Balik na dyata, di ba? Matibay ang tuhod, malakas ang loob. Yun. Ganun. Ayan, at thank you for watching. Aking salita. Ako yung nag-share lang nung talagang aking nararamdaman. Talagang parang ayaw ko nasa earth. Sumrasama talaga ng pakiramdam ko. Grabe. At parang gusto ko na lang pumikit ng pumikit habang buhay napikit. Hindi naman pwede. Kasi nga ay kawawa naman yung aking mga ugbon. Kawawa naman yung aking mga supling. Na pag sabi nga ay, di baling mo pagod, wag lang susuko. Hanggang dito na lang, Lizzie Ram TV is here from Saudi Arabia. Bye-bye.